ilalaban ba to ng side ng Falcons AP Bren? Falcons AP Bren. May pag-asa pa rin naman sila dito na kahit pa paano makahabol. Pero makahabol pala is if you. Nagulat sila dun sa damage pero nakabawi din naman. At ang kagandahan dito ay jungler ang napatumba ng Falcons AP Bren. Takot na version. Tanang hatak. Super Friends, makakaligtas pa nga ba? Hindi lang tumama yung concussive blast. Pero si King Kong ay nandito na, hinahabol siya. Naku po, yu dito ni Kirk. At nakakuha siya ng kill doon. Kaya naman, it's going to be the gold standard setting it again na title para dito. Yung titulo na makakuha ng pagong. Okay. Ay, nagiging magulo. Yung Vengeance na gamit din ha. Makakaligtas ba dito si Kirk? 11-4 siya. Sakto rin lamang yung Eternal Guard. Habang Netherwell naman. Ang sasagot dito yung Yu. Ngayon, nagamit na rin yung Revitalize. Pero si Kantizi nakakuha na ka ng isa. Ngayon, na-pop na rin dito ni Flaptizi yung kanyang ultimate. Pero nakakuha din si Ogre ng isa dun sa may right mid bush. Habang yung pagong ay tinutuloy pa rin dito ng kupunan ng Falcons AP Bren, ang malaya nila ito mahuha. Hindi lang basta sumas. Okay naman ay tumama din yung Flicker. Kasama pa nga yung mga combo dito ni Black TZ na gamit ng Vengeance mula kay Kirk. Habang si Bruto ay nakaabanti na nga rin lang. Ngayon may ibig si Black TZ sa apat na members. Pero papalayain siya dito ng Fnaticonic Philippines. Ngayon mapupunta sa poder ng mga Sonics yung pagong. Hatakit ulit pabalik dito ni Kyle TZ. Ngayon sinulubog na ni Super Prince at the Kera. At doon na rin yung Limpton. Ikaw nakakuha na nga pagong ngayon. Tumama din yung ultimate mula dito kay Super Marco at si Ogre na inamatay. Ito yung sinasabi natin kanina, the patience sa bottom side, yun na naman yung magiging answer ng Falcons AP Bren. Focus tayo on to getting objective pero focus on to kill plus an objective yung give the space and form that he needs. Pag kailangan mo naman siya, darating siya. Yeah. And ito, continuously naman magiging advantage ng Falcons AP Bren. Yung shadow pinapabukod si Super Marco, they need all the damage that they can give pero yung stake of damage, grabe na yung inflict! Na nakakaga. Dapat doon kasi. Wala pero tinamaan doon. Kaya lang, andito yung Netherrealm. Naligtas sa mga members dito ng Falcons AP Bren. Isang isang pero si Kadisi yung mga trap. Kaya lang walang makakaligtas kay King Kong. Nasisipat din itong si King Kong. And the way na nakapitalize sila yung timing ng Netherrealm. Ay, naku, speak yung timing ha. Sakto lang yung timing ni Kelra sa pagbitawan doon mga mesas tayo. Wala tinamaan si Ogren. Kaya ito ata pagkakataon ni Plosion sa dalawa. Dalawa na huli din yung Plosion pero pagkakataon na ng Falcons AP Bren. Nakabawi din. At yung mga sipat. King Kong sa likod, winashing-washing lang itong si Fiu. At ngayon, ni Makmak na gawin yung mga, ano, mga boss kong things niya. Pero ngayon may gagawin din. Naplano dito ang Falcons AP Bren. Tumba ang jungler from Fnaticonic Philippines. At unti-unti na rin tumutumbala ang mga tori nila. At ngayon, ang ginagawang backsound dito ni Flap TZ. Ngayon, bibitawan muna ng mga bees itong lord na ito. At Super Marco. Paulat? Toto, sibat-sibat lamang siya dito. Poprotektahan niya yung gitna. Si Kirk kalahati na rin yung buhay. Medyo mababa ang confidence level niya dito. Ganun din naman si Flap TZ. Nararamdaman yung damage mula doon sa lord. Yung mga ikot-ikot na yun. Pero mas sumata pa ngayon ng Fnaticonic Philippines knowing na na-proke na medyo maaga yung Netherrealm. May ilang segundo silang advantage dito na pwede pumuro ng isang time. Pero yung Lord! Si King Kong ang nakakuha. Fnaticonic Philippines. Implosion! Pero nagamit na yung Purify Super Marco nakakaprihit lang. At yung Abbot of the Guardian, hindi tumama yung si Magic Spear of Destruction. Habang si Flap TZ narito na rin at makakakuha ng kill. Doon naman sa may bandang itaas may nangyayari rin kaganapan na gamit tayo. Nakahabol! At si Ogre ay mamamatay. Flap TZ na dito even few. Nakabante lamang din. Talaga! Super Prince will go down. Sak! Into their favor. Minamadali nila to ha. Pwede ba nilang mabasag? Si Kirk? Si Kyle DC pero masakit yung damage mula. Hatak si Kirk. May sunog. Pagpagin mo pre. Pagpagin mo. Pero nandun yung sibat. Spear of Destruction para lin. Ang, para sa akin kasi yung Fnaticonic Philippines hindi dapat sila mag-ready. Oh, sabayan. Oh, may na rin. Okay, pag-flicker. Wind of Nature. Dabit-dabit of the Guardian. Hindi naman dito si Kirk. Right to pagkakataon. Sumalubo. Sakto rin yung flicker. And this time si Kyle DC nandito na Netherrealm. Nasakto na rin. Dito yung implosion. Ngayon tuloy-tuloy lang si Super Markman. Wait na sipat. Sipat. Sibat! Ngayon ay tutumba na rin. Pop yung emo niya. Ngayon si Brusco ay umaatras. Pero hindi nila mapipigilan ng pagtumba. So, at ngayon, para sa Fnaticonic Philippines, unti-unti na silang umaatras. Na point here onto the upper bracket finals. May Lord na mamarcha sa may bandang baba. Simot na lahat ng base turret. Nakaready na ang mga ultimates. Lima sa lima!
May implosion, ikinumit na kagad nila dito kay Black TC, pero nagamit na rin yung Netherrealm habang free hit lamang itong si Super Makmak. Black TC ay buhay pa rin, Pokes from Super Friends. Andito pa yung Six Man of the Year, kasama pa nila Oven. Papapasok 40% yung buhay nila, pero papasok si Kyle TC. Apat of the Guardians, dalawa na uli doon. Si PY yung matras, buhay pa rin si Super Makmak. Elray nakakuha ng isa doon yung Spirit Destruction. Gugo nga ba sila? Ang magiging call dito ng Phantom Savior atras, pero mamamatay si King Kong. Namatay doon sa hampas ng Lord. Kaya ba nila? Ang daming minions. Kaya ba nila protektahan yung kanilang crystal? At ang sagot ay oo. And this time ay medyo atras muna si Kirk. Si Pew ay nakakalib din. Nandun yung flicker. At si King Kong nakakuha ng Lord. Ngayon naman, Abel of the Guardian. Sino kanya mamuli? Santo din yung Winter Crown. Atras muna sila. Andun yung implosion. Lakay Brusco. Free hit na naman si nagmamadali. Nagmamadali. Ang Pato Savior Friend sa may bandang kita. Nagamit na rin yung Turn of Guard. Superman ka nakakuha ng kill. Kailangan mo tumakbo. Kailangan mo matras. Ni Kyle TC dito. Habang ang Pato Savior Friend ready nang bumasag. Okay. Ready nang lumaban. Pero sabi ng Fnatic Onyx, hindi kami basta-basta papayag. Yun na si Brusco. Mabilis pa rin namang matutunaw. Madedepensa ito ng Falcon si AP Bren. Pero for them, eh, nakita natin somewhat nakukompromise yung gantong klase ng mga pagpasok! Okay, dahil sabay na pop yung Immortality dito sa may gamit ng Winter Crown. Sa likuran, si KTZ ay nakakuha na rin sa may Winter Crown mula kay Ogwen. Napakabibilis na mga kamay ng mga batang ito. Grabe naman! Hindi natin alam kung ano nga ba yung mga susunod na pangyayari. Pero sa ngayon, ang alam natin, tatlo ang dedepensa sa Fnatic Onyx Philippines. 3v5, ang dami nilang minions dito. Pero sakit ng mga pokes mula din ko ay Kera. Ngayon si Black TC, sumugod na nga rin. Di pa available yung kanyang figure dito. Pero nandun yung ultimate mula kay Black TC. Base lock na dawat, tinatawa ni Kyle TC. Pero ang layo na kanyang mga minions. At magtatagumpay ang Falcon Savvy Bren. Falcon Savvy Bren finally securing their first point dito sa upper bracket finals.